My question for you is, kailan masasabing ang isang OFW guro na katulad mo dito sa Thailand ay okay na? Okay na siya. Siguro kapag nakakapag-save ka na, and aside from that, nagkakaroon ka na ng plano. Nagkakaroon ka na ng plano for the future. It's either business or bahay sa Pinas, or kung may kinikita ka ng sobra dun sa pangangailangan mo. I think that's it. Yung estado ng pagiging OFW guro mo dito sa bansang Thailand ay okay na talaga. During that time, syempre, more on travel tayo, more on gala, more ganito, ganyan. Kumbaga, nabibili natin yung mga gusto nating bilhin. This time, parang tapos na tayo sa ganung stage. Kumbaga, more on, savings. Kumbaga, parang mas pinapriority ko na ngayon yung ano ba talaga yung bibilhin ko, ano yung pangangailangan ko bilang tao. And mahirap kasi na dumating yung pagkakataon na matutulala ka na lang na after so many years, wala man lang akong naipon. I'm not saying this because kaya pa or kung kaya naman mag-save, why not? Kasi doon naman tayo lahat papunta. Just saying this just to, para paghandaan natin kung ano ba talaga yung purpose natin bilang isang OFW. Hindi lang dito sa Thailand, maging sa ibang bansa. And yun lang, i-priority mo lang yung, i-secure mo lang lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari sa'yo. Paghandaan mo lang yung mga bagay na, kasi hindi na tayo bumabata, di ba? Patanda na tayo. And papunta na tayo lahat doon, excuse me. Kaya dapat alagaan at mag-save tayo. Magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Ganun lang yon. Kung hindi mo naman kaya, wag. Kung hindi naman sapat yung kinikita mo, at wag mong unahin yung yabang. Alam mo yon, inuuna mo yung yabang mo. Pero reality bites. Buntot mo, hila mo. Kung ano ka ngayon, epekto yan ng mga ginawa mo noon. At wag mong ibiblame yung mga taong nagtatagumpay because pinaghirapan nila yon. Wala akong kaaway, pero maraming naiinis sa akin kasi diretso ako magsalita. Lahat may alam, lahat may sinasabi. Kaya ang ending nagrarambulan. Kaya naman tayo nahati kasi hindi tayo sangayon dun sa sinasabi ng kabila. Dun tayo pumapanig, dun sa tanggap natin kung ano yung opinion niya. Kasi pag sinabi mong opinion, talagang open. Kaya nga opinion, open ka sa lahat ng bagay. Pero ang nangyayari kasi, parang hindi, pag hindi akma sa panlasa ko yung sinasabi mo, syempre, hindi ko magugustuhan yun. Dun ako sa isang tao na nagbibigay ng opinion na angkop sa panlasa ko. So, mahabang usapin yan. Sa mundo na ginagalawan natin, hindi na natin alam kung ano yung tama at totoo. Kasi minsan yung tama, yung pala yung mali. At minsan naman yung mali, yung pala yung totoo. Depende na lang kung paano mo aatakihin yung mga bagay na naririnig mo at paniniwalaan mo sa buhay. Kaya kung ikaw, naniniwala ka sa sabi-sabi, tapos nakiki-ride on ka lang, nakiki-jibe ka lang, nakiki-uso ka lang, mag-isip-isip ka kung tama ba yung sinasamahan mo or may problema ka din dahil hindi mo kayang tumindig sa sarili mong mga paa. Yun lang.